What's up? And good morning sa inyo mga kagoons. Gusto niyo matuto kung paano mag-registro o maglagay ng registration mark para sa multiple color na spot color or CMYK na mga half tone? So yan ang gagawin natin ngayon. Tuturo ko sa inyo kung paano gamitin yung registration mark para sa silk screen. So ito yung sample na gagamitin natin. Papakita ko sa inyo sa computer kung paano siyang gagawin para mag-match yung registration natin at saka yung material sa gagamitin natin for registration or kung paano siya i-register. Okay, so mga kagoon, sa kabili na tayo. Papakita ko sa inyo kung anong material sa ginagamit lang para sa registration markings ng silk screen. So ito. So una, kailangan natin ng T-guide. Okay? Tapos, kailangan natin ng hooks or yung iba ginagamit eyelets. At saka, itong guide na to. Ito lang. So, paano siya natin siya gagamitin? Actually, ganyan na talaga itsura niya. Nakalagay siya sa angle bar. Ayan. Tapos mamaya, papakita ko na rin sa inyo kung paano siya, papakita ko sa inyo paano siya gagamitin mamaya. Okay. So, ito lang yung materials natin na kailangan para sa registration mark para makagawa tayo ng multicolor na silk screen print. At pakita ko naman sa inyo kung paano gumawa ng registration sa negative or sa film, acetate film para sa silk screen. So, punta tayo kay Rochas. Ay, hindi. So, punta tayo sa computer. So, ito yung design natin na napili natin. So, ito yung design natin nga pala nakaraan. So, spot color siya. Ang gagawin natin sa kanya, spot color. Lalagyan natin siya registration mark. So, paano yung registration mark na gagawin natin? Una, kailangan naka-color separation ka or yung hiwa-hiwalay na yung image mo. So, ito, kung makapansin nyo, ito yung black. Yan. Ito yung red. Tapos, blue, gray. Yan. And yellow. So, wala na tira, di ba? Bago nyo siya galaw-galawin, okay, naka-ready na kayong ganyan. Tapos, lagyan nyo siya ng markings katulad nito. Yan. Nakita nyo nasa kanto, bawat kantong yan. Itong bawat kanto na yan, yan ang magiging registration mark natin. So, kung paano gagamitin yan, mamaya papakita ko sa inyo. So, ganyan muna yung gagamitin natin. Gagawin natin pala. Yan, ganyan yung gagawin natin. So, huwag nyo kalilimutan na hindi na ito magagalawin. Yan, yung registration mark as is na yan. Okay? Tapos, sa bawat film, so ito, sabi nga sa inyo, per color tayo. So, per color, yan. So, unang black, kung ako sa inyo, kung multicolor kayo at parang hindi kayo mahirapan, lagay nyo sila ng note. Katulad nito, may black ako nilagay. So, ayan. Yung black na yan, at least, alam ko na yung ink niya lalagay. Na, alam ko yung gagamitin ink dyan is black. So, ba't ko ginagawa yan? Kasi, sample, ito naman red. Ayan. Magkasama pa rin siya, di ba? Dahil yun, saktong-sakto yung color niya. So, sa red, lalagay na, pag gumawa ka ng emulsion or nag-burn ka ng screen, kailangan mo siyang gawing black. Kasi kung light color siya, hindi siya hindi tama yung pag-burn niya sa screen. So, kailangan na siyang gawing black. So, lahat ng image natin, kailangan natin gawing black. Yan, tulad nito. Yan, at ito. Yellow pa pala. Yan. So, most likely, ganyan yung kalalabas ng dapat. So, hindi mo pwedeng ganyan yung screen. So, sa burning lang yan. So, papakita ko na sa inyo kung paano yung pag-rehistro. Okay? Papakita ko na sa inyo paano pag-rehistro kasi nakaprint na ako nyan. Yun na lang gagawin natin pag-rehistro. So, tara na. So, ito na tayo. Papakita ko na sa inyo kung paano pag-rehistro. So, ito yung image natin na acetate. Ito rin yung ginamit kong actual na negative film para sa pag-burn ng screen. So, kung gusto nyo maalam mo paano pag-burn ng screen, may video ata ako dyan yung DIY. Meron doon, tapos, or next vlog, pwede natin gawin yon. Kung gusto nyo lang, comment lang kayo dyan, basta magsubscribe lang kayo, libre lang yan. So, ito na yung negative film natin. Yan, negative film. So, kailangan, pag nag-print tayo, black, kailangan black sa lahat. Sa lahat. So, kaya, nilalagyan ko ng code kasi para hindi tayo mamali-mali. So, kailangan mo lang i-align. So, yan. Most likely, ganyan lang. Pwede nyo sukatin yan. So, sa atin, dahil tuturo ko lang naman ngayon. Ayan. Tansyahan na lang. Pantay na siya. Okay, next. Kailangan natin yung ating frame.
Okay, so ito yung frame natin, ginamit natin sa kanya. So nakita nyo, may black din na salita dyan. Tapos, meron din mga registration mark na nasa sulok. Yan. So, pagtatapat lang natin sila para sumakto yung mismong color natin or yung mismong print. Yan. So, ang kailangan natin dyan, pagtapatin nyo, nakita nyo yun. Nakita nyo yung medyo may sablay. So, kailangan nyo lang dyan, ipantay siya. Same lang dapat yung inyong marker. Yan. 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 Pantay na siya sa lahat ng side. Tapos, yung kabila din, papantay nyo. So, medyo nakababa. Yan. Pantay na siya yung bilog niya, yung crosshair niya. Yan, pantay na. So, umano nyo, pantay na rin lahat yan. Kasi kung hindi siya pantay, makapansin nyo, ito ah, tanyan, iusod ko. Yun, may puti siya, di ba? Kasi negative feel natin. Ngayon, pag hindi pantay, ganyan. So, kaya dapat, yan, pantay na. So, kung pantay siya, makita nyo medyo dark dahil nga doon sa negative na nasa likod natin. So, after nyan, napantay nyo na siya. Pwede nyo siyang, kung meron kayong ganitong single press, pwede nyo siyang ilock. Okay? Or kung wala, pwede nyo magpatulong para may fix muna yung inyong screen. Pero kung talagang spot color or multicolor gagawin nyo, kailangan meron kayong tagahawak nito or may pipix nyo siya. Lalo na kung isa lang kayo, katulad ko na isa lang. So next dyan, pagka-fix nyo yan, pwede kayong maglagay na ng T-guide. Or kung wala kayong gantong single press pala, pwede yung sinasabi ko sa inyong ganito. Ito rin yung kanyang guide doon. So yun lang din ang ano niya. Isa lang sila ng mithiin sa buhay. So kailangan mo lang natin siyang i-fix na ganyan. I-fix natin siya para yun, siya na yung magiging guide. So sa akin ganito. Ayan. I-fix natin siyang same lang din ang situation yan kung ganito gagawin nyo. Kunwari ganito, nasa kabilang side to. Kunwari nasa ganito, nasa kabilang side. So ganun lang din ang sistema niyan para lang bumangga siya. Ngayon, once na bumangga siya dyan, yun na yung magiging guide niya. So, kung wala kayo single press nga pala, ito gamitin nyo. Gawa kayo ng angle bar pala, tapos lagyan nyo ng ganito. Nabibili lang din to. Nalimutan ko tawag yan. So, papakita ko muna sa inyo kung ano yung meron ako agad. So, kailangan na natin to i-fix dito. Kailangan natin. Kailangan nyo siya muna idikit ng ganito, ha? Tapos, tsaka nyo itornilyo. So, once na na-fix nyo na yun, guys. And once na na-fix nyo na yan, next yung gagawin, itong side alignment. Okay? Side alignment. Kailangan nyo siyang i-adjust o paikutin para humigpit, para dumikit siya dito sa bakal na to. Once na dumikit siya sa bakal na yan, okay na yan, hindi na siya gagalaw o yung adjustment kasi let's say maluwag dito. So, pwedeng yung design natin mag-tilt pakaliwa or pakanan. So, kailangan yan, sagad na. So, adjust ko lang muna. Nikit ko lang siya hanggang sa dumikit siya dun sa dulo or dun sa may sa bakal. Yan. So, mapapansin nyo, dikit na siya. So, hindi na siya bababa dito sa side nito. Compare dito, nakita nyo, may space. So, kailangan natin i-roscas pa palabas. Yan, nakita nyo? Dikit na rin siya sa wall. So, ayun na registration natin. So, sample natin, tetest natin pa rin. Tanggalin natin siya. So, sample, ito yung design natin, di ba? Tatanggalin natin. Tapos, ibabalik na natin ng nakaganyan. Basta may dikit natin dito, ang supposed to be, dapat, sakto siya. So, hindi pantay, di ba? Kasi hindi pa nakadikit dito. Pag dinikit natin ganyan, tapos sa side dito, make sure nakadikit din, kasi yun ang registration natin. Oh, nakita yun, ang laki ng galaw sa kanan. Suppose dapat ganyan eh. So, kailangan natin mag-adjust. Ito, kailangan pa natin ilabas. So, ilabas natin siyang ganyan. So,
So pag tinanggal natin siya, let's say ganyan, tinanggal natin na. Tapos kailangan mo lang itama itong sa kabila, nasa kabilang side siya dapat. Or nasa, depende sa inyo kung anong side gusto nyo gamitin, ha? So akin, ito. Yan. So dito sa side na to, or dito, walang problema yun, kahit saan. So kailangan mo lang siya idikit mabuti. Kailangan mo siya idikit na ganyan. Hatakin mo. Tapos kailangan dikit na rin doon. At dikit doon. Tapos makita nyo, yan. Pantay na pantay tayo. Okay? Next natin yung ibang color. Same procedure lang din. So, ang kukunin natin naman ngayon. Yan. So, kukunin natin ngayon yung yellow. Naka-mirror kasi ako. So, yan yung yellow. So, same procedure pa rin. Kailangan natin siya ibangga sa dulo. Tapos, saka natin siya i-adjust. So, kailangan natin siyang ibangga dito. Same pa rin. Tapos, saka natin siya sukatan. So, yan, kung makita nyo, napakalayo. Layo ng mukha. So, kailangan natin adjust dito. Layo niya kasi, diba? Ito yung markings natin. Ito naman yung markings ng mismong fill natin na hinahabol natin para sa lahat ng image. Same lang din doon. Layo. So, adjust natin siya. Adjust natin yung buong screen. Hanggang sa mahabol natin siya. Ayan. Sample yan. Medyo kuha na. Then dito, ganun din. Yan. Okay. So dito, adjust uli. Ganun din. Pa-adjust. Pabalik-balik lang naman yan. Kasi pag in-adjust mo rito, sigurado gagalaw sa kabila. So, ayan. Napantay natin doon. Titignan naman natin siya dito. Meron palang gumagawa naman ito, yung sipat lang. So, tinitingnan lang nila kung pantay yung buong lugar. Buong kalalagyan bago nila ihagurin. Tapos sunod nun, sisipatin na lang din nila. Pero much better para sa akin na may ganito, na may markings tayo. Yan. So after nyan, katulad sabi ko sa inyo, kailangan natin i-adjust dito. So balik ulit tayo dito, napakalayo. Yan. Kasi nyo, napakalayo yun ang kanyang. Yan. Napakalayo. So adjust natin siya, roscas lang natin siya palabas. Mas maganda, medyo ilock natin dito. Yan. Okay. So, na-register na rin natin siya. Na-register na natin siya sa side, sa middle, at saka sa right. Double check na natin. Okay. So, yan. Nakadalawang screen na tayo. Okay, so yan, nakadalawang screen na tayo. Ganun lang din gagawin nyo sa lahat ng color. Kailangan nyo lang gamitan nung registration na tinuro ko sa inyo. Kunin nyo yung pinakamalaking design or pinakamalaking color na gagamitin nyo. Tapos yun ang gamitin yung baseline. Pag kukuha lang kayo ng isang main design, yung pinakamalaki. So sa akin, pinakamalaki sa akin yung black. So ito na yung ginamit ko na registration para sa lahat. Na registration. Ito yung registration mark natin, ha. Yan. So, para sa lahat na yan, kasi isa lang naman yung design natin. Nakita nyo, nakalayout na siya, so para sa lahat. So yun na yung magiging ating base layout. So, doon na siya magbabase para sa lahat. So, next naman natin, gagawin. Tapos natin, nakita nyo na paano mag-rehistro. Mag-print naman tayo ng sample printout ng multicolor. So, tara, tago na. So, nailagay natin yung registration mark. Diba, na-erase mo natin lahat. Tapos, bago nyo gawin yun, iti-type nyo rin, kasi baka pag-print nyo kasama yung crosshair nakalagay sa damit nyo. Okay? So, lahat yung pantay-pantay na. So, gagawin na lang natin ngayon, magsasample print na tayo. Ito gagamitin natin, black na screen art. Yan na kaagad yung output. Kita nyo ba? Isang hagod pa lang yan. Yung quality kasi ng ink natin, napakaganda. Kaya kahit isang hagod pa lang, kumakuha na agad. Or lumabas agad yung ano. Okay, so magsisegan hagod na tayo, ah.
Ayan o, kung nakita nyo, naka-double press na tayo dyan, pero hindi gumalaw. Dahil nga kasi sa registration natin at saka dito sa single press natin, hindi siya gumagalaw. Naka-fix yung ating screen. So, kahit ng beses mo patuyuin siya, haguran mo uli, pwede siya. Diba? Yan yung second coat ng screen art. So, ito, second screen tayo, color red to. Pwede rin nyo rin pala, pag kahit na kahit na na-registro nyo na, pwede nyo pa rin silipin o sipatin kung sakto yung design nyo. Okay? Kasi pwedeng gumalaw yan. Kunwari, nag-setup kayo or may inaayos kayo. Tapos, nagalaw yung mga markings nyo. Pwedeng gumalaw yun. Tapos, mawalan dito. So, make sure na bago kayo maghagod, sisipatin nyo rin dito. Guys, make sure na na-tape nyo pala yung mga side, yung mga sobra. Kasi baka ma-overlapping yung pintura nyo. Hindi nyo mapansin, mapinturahan nyo rin yung damit dito. Okay, crimson red naman tayo. Guys, ang gamit kong pintura pala, masa mga 6 inches hanggang... Huwag nyo gagayin to kasi medyo... Mahirap maghagod ng ganito. So, yan na yung unang hagod pa lang ng crimson red. Bago kayo pangalawang hagod, siguraduhin nyo muna ang tuyo para hindi didikit sa screen yung pitura ulit or yung t-shirt. Water-based lang naman itong gamit natin kay screen art. So, mabilis lang na patuyuan ito. Mga less than 1 minute lang. So, walang tingin na kasi nakarehistro nga yung ginawa natin. So, hagod na lang ang hagod. So, ito yung second hagod natin, ha. Ayan, oh. Dahil nakarehistro siya, hindi na gumalaw. Wala nang galawan yung ating mga print. So, napakaganda ng output. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo pang dagdagan, sabi natin gawin nyo pa siyang 5 coats, 3 coats, or bahala na kayo. As long as nakarehistro kayo, hindi kayo... Okay, so, bilisan na natin yung hagod dito kay... Ash Gray. Na-list na natin kanina. Okay, so ito yung Ash Gray. Yan. Yung mga yan. So, pasok siya sa ating registro. Okay, para sa mukha naman, yellow. Pero nag-mix lang ako ng cream. So, gumamit tayo ng cream yung white plus pigment ni Screen Art ulit. Para lang makuha yung gusto kong color. Tayo yellow. Okay. Cream. Off contact nga pala yung ginagamit natin dito. Sabi, hindi siya talaga nakadikit yung screen natin sa damit. Ito yung kada hinahagod ko lang. Dito na lang yung ating tutorial para sa spot color saka registration para sa seal screen. So, ito yung output natin. So, kung gusto nyo mabot kayo dito, salamat. Pwede yung visit yung page namin, Kaway Golden Out. Tsaka big shout out kay Screen Art para sa team na pinahiram natin. Till next time. Babush!